tanong ko lang. Oh. Ano ang naisip ako pag sinasabi ang salitang blithe? Si Andrea, yung anak ko sa Kadenang Ginto, blithe siya, di ba? Correct. Alam nyo, hindi nakakapagtakang si Andrea nga talaga yung maiisip mo dahil ibinasi yung pangalan niya sa mga manikang nasa harapan natin ngayon. Oh, wow. Na ang tawag ay Blithe Dolls. Oo, oh, at para naman pag-usapan ang mga ito, kasama po natin ang collector nito na si Ms. Bubbles Villaflor. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Ms. Bubbles. Ms. Bubbles, ang cute-cute nito. I like the hair color. Parang ganito na lang kaya yung hair color ko sa new ano ko. Wow! Wait, so itong mga dolls na ito, no, ay nangongolekta ka. Paano ka nagsimula nito? Kasi nung nag-start ako mag ano doll collecting, iba-ibang line siya, bale. Tapos na-discover ko yung Blight na ang cute-cute nila. Oo. Tapos saka, malaki yung ba? Yes, malaki yung head kasi nila. At saka malaki yung eyes niya. Ang ganda ng mata niya. Magkano yung per doll ganito pag binibili mo? Kasi binibili to sa Japan, tapos usually 20,000 yen. So depende sa conversion yung. So magkano yun? Kunwari sa Pinas. Mga 10,000 pesos. Wow! Diyos ko. Yung iba na, ngayon, kasi nagpalit na sila ng manufacturer, medyo mas mura na. Ah. So, mga 7,000. Ang ganda-ganda. O, tingnan mo, may mga naka-braid ba? Pink hair, merong white hair. Meron sila. Mahilig ka sa dolls? Medyo mahilig naman. Wow. Growing up, Barbie, ganyan. Pero ano bang pagkakaiba ng Blithe Dolls, Miss Bobo, sa mga ibang fashion dolls tulad ng, you know, nasa labas yung Barbie brands? Ano po pagkakaiba nila? Well, unang-una yung head nila, malaki. Okay. Tapos, naku-customize kasi siya, like itong mga dolls na to, customize yung makeup. What? Paano? When you order? No. Stock siya. Tapos, hahanap kayo ng mga nagko-customize, mga artists. Okay. Go, Mama. Mama Mouse, naano siya? Na-change yung mata. Na-change yung mata nila. Tingin ko, please. Ito, i-focus natin din. Ayan na, meron siyang change yung ano. Yan, tingnan natin. So, ngayon, siya ay... Blue. Okay. Tapos, wow! Pink. Cute, di ba? May pinupull lang sa likod. May pull string sila sa likod. Ang galing! Ito, ito hindi. Hindi ito na-change yung eyes niya. Customized na kasi siya. Customized. Pero nagiging sleepy eye siya, yung parang natutulog. Paano siya nasa sleepy eyes? May ipupull ka rin na string. Ah, ito rin. Ayun, inaantok siya. Uh-huh. Ako to. Ang cute, no? Alam mo yung ibang dolls natin dito, yung kay Ma'am Cora, yung eyelids niya, Mama, merong parang eyeshadow. Mm-hmm. Na sobrang tuwang-tuwa ako kanina nung nakita ko. Talagang may makeup siya. Okay. Kakatuwa. At ano sa tingin mo ang rason ng mga nangongolekta ng dolls? Why nahuhumaling sila sa ganitong collection? I think yung, of course, yung charm niya. Yes. So, tapos yung versatility niya. Like, pwede siyang maging cute, like yung ibang nakadress dyan. And then also, as elegant as this, pag naka-gown. Uso ba sa mga collectors like yourselves ang nagtitrade? Yes, yes. So pwede mong i-trade, ganito. Mm-mm. Ang Blithe Dolls, how long has it been in the market? Gaano katagal na siya? Actually, 1970s pa yung first production ng Blithe. Tapos na-discontinue siya. Under Kenner siya before. Mm-mm. But now, Hasbro na yung may license nung Blithe production. So Hasbro na yun. Amazing. Ayan, may hawak itong si Mama Maui. Napaka-cute. Parang a-attend ng ball. Diba? Alam mong napansin ko, yung mga buhok nila malalambot po. Meron bang way to maintain may it or to clean special? It? Or ba? Allowed iba, ba shampoo? Meron. Ako yung regular shampoo lang ginagamit. So pwede. Pwede naman. Pero meron ding dull mist, dull shampoo na nabibili in the market. Tapos in terms of cleaning the body, wina wipes lang ba? Yes. Kasi ano siya at saka nagmumove. Iba yung, yung mga customized, yes, namumove yung joints nila. Yung joints nila, so pwede niya kaupo. Pag, may mga dollhouses din tong Blithe Dolls or wala? Wala, pero pwede naman, same scale naman sila with Barbie, pwede rin. Same scale ba sila with Barbie? Malaki lang yung head. You know what I wonder is parang paano ba sila mag-release ng designs? Tipong every year, may mga bago silang looks? Typically, in 1 year, mga 10 releases. Merong usually pag spring, may Halloween theme, may Christmas. What's your favorite from your collection? Yung dark
black, yung almost black hair doon. Ito. Because? Kasi ano siya, yung collaboration siya with yung designer na si Anna Sui. So yung dress that she's wearing is actually inspired by one of her designs. Ay, yung galing naman. Nice. Magkano bili mo dyan? Ano lang yan, yung regular price niya, pero ngayon mataas na yung value niya. I'm sure. Okay, kung may mga interesado sa mga kapatid natin to get on the collection ng Blythe Dolls, anything they want to learn, saan kanila pwedeng i-follow? I have a page po, The Fairy Doll Mother, yung name, in Facebook and also on Instagram. Thank you, Miss Bubbles. Kami ay namangha. Ang gaganda ng dolls. Maraming salamat sa pagbisita, Miss Bubbles. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.